Hello mga ka-Arki, kamusta kayo? Hello. And welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. Kamusta, Rienzie? Ano 'yun? Inaayos ko 'yung electric fan. Tapos yung kamay ko pumasok sa blade. Ayan, anyway, yan ang hapon na sabi ko eh. Magandang hapon, mga ka-Arki. Ayan. So, ano ba ang pag-uusapan natin, Rienzie, ngayon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga iba't ibang terms no, na naririnig natin sa stock market, most especially kapag nire-report ang mga movement ng ating stock exchange index. Yan. Yes, oo. Kasi actually, madalas din itanong sa akin yan. Parang, sir, ano ibig sabihin ng ganito? Anong ibig sabihin ng support, resistance? Especially if you're new to the stock market. Napaka-foreign. And that's also the reason kung bakit yung mga hindi pa familiar sa stock market kapag nakarinig sila ng business or finance news, sasabihin nila, naku, nosebleed. Oo nga. So, tutulungan natin sila na medyo maintindihan yung mga usual terms na sinasabi kapag nakikinig sila ng mga stock market report sa TV or nagbabasa sila sa mga news websites, no? So yun. Ano bang una nating Kamusta yung daliri mo? Masakit pa ba? Okay na. Hindi na, okay na siya. Okay, sige. So simulan na natin. Sige nga, number one. Ganyan ka. Number one. Kapag okay yung ano mo. Okay yung daliri mo. Yeah. Pero kapag sinabing support level, yan, or support. Okay, so ano bang ibig sabihin pag support? Yan, yung support, ito yung level ng stock market na hindi bumababa doon yung level ng index, okay? Madalas or malamang hindi pababa doon sa level na yon. Okay? So halimbawa, pag sinabi the support is 6,500. So, nakikita ng mga analyst either in the past or previously or nakikita nila as forecasted na mukhang hindi bababa pa sa 6,500 na level ng stock market. Yung yon, yung level ng index. So, that's the support. Kumbaga, ayan. Support. Yon, parang floor. So, siguro to explain, no, syempre yung Philippine Stock Market Index, ano siya, parang siya yung representative ng Philippine economy in a way kasi it represents yung top 30 companies in the Philippines, no. Tapos yung nakikita nilang price yung 6,000, 6,500, ngayon yata 7,000, no, during recording natin. Mga 6,900-ish. 6,900 at during this time na nire-record natin. So yung 6,900 ano siya, parang weighted average of the prices of all the top 30 companies in the Philippines, no? So, sabi mo nga, pag sinabi, kunwari na the support level is at 6,500, nakikita ng mga analyst na yung stock, yung price ng index na ngayon ay nasa 6,900 ay hindi siya bababa ng 6,500. Oo. Pero parang hindi absolute yun, ha? Hindi absolute, pwedeng bumaba. Pero nakikita nila na malamang hindi bababa. Yun. Yes, kumbaga kung mataas ang sikat ng araw, malamang hindi uulan. Pero siyempre, pwede pa ring umulan, di ba? Hindi natin mapredict. So parang ganun na ang support level ay 6.5. So ang nakikita ng mga economists ay pwede siyang bumaba, pero hindi nila siya bababa beyond 6.5. Or malabo. Yan. Or malabo. Malabong dumating na 6.5. Okay. So yun yung support level. So yun. Yun yung support. Hindi bababa. Meron din bang term yung sa taas? Meron. Actually, dagdag ko lang. Madalas, merong primary support, may secondary support level pa. Okay. Oo. Sa amin, ha, sa investment. Ha. So for example, pag sinabi 6.5 primary support, tinatanong din namin, what's your secondary support? Meaning, pag nabutas yung 6.5,
saan yung susunod? Kumaga yung basement. Yun, may secondary support din na mas mababa dun sa support natin. Pero wala nang tertiary, hanggang secondary lang usually. Secondary support. Ah, yun. So okay. Kung meron floor, meron ding ceiling, may umpog. Oo, may umpog. That's right. So yung ang tawag umpog, sa taas yung, ay? yung resistance level. Yan. Resistance level, okay. So kung anong resistance mo yun? Yun, ano bang resistance? Kalo parang namang nire-revalid ako nito. Teka, ano ba yung nasa notes ko? By the way, pala mga ka-Arki, no, pag yung support, pag sinabi yung support, sa mga investor or sa mga gusto bumili, then it's a good, pag malapit sa support or nasa support, yun na yung tip nyo or yun na yung time para bumili. Yes, oo. So, sabi nga natin, ang nakikita at this point in time ay 6.5 yung support. Kapag nakita nila na nagre-report na yung mga ta, yung mga news na nasa 6,600. Malapit-lapit na. Medyo yung mga nagta-time ng market, no, pwede na silang medyo nakaabang na bumili kasi mababa na, and probably usually sa support magba-bounce up siya. So so it's a sign na it could probably go up any moment in the next few days or weeks. In the near term. Next, yung resistance, yung natanong mo, no, actually, yung nakikitang resistance as of now is 7,000. So, so medyo mataas ngayon kasi nasa 6,900, di ba? So, yung mga ka-Arki, yung resistance naman o yung umpog, okay, ang tawag ko dun umpog, no? Yung tipong umakit ang market pero hindi siya nag-go beyond that. Kumbaga hindi niya nabubutas 'yun. Para pag malapit doon or pumunta doon, bumababa siya. So 'yun yung resistance kasi para nagre-resist nga, resistance level. Yun yung umpog. Ayan. Yes. So, so sa mga nagta-time, sa mga nagta-timing din, 'yun naman or mga nagta-tactical trading, kung yung support yung time to buy, yung resistance naman, that's the time to sell. Time sa mga sell. So ngayon si sa 69, nakaabang na rin sila. Kung ibibenta nila o hindi. Pero of course, lahat tayo, ang gusto natin ay, yung lagi kong naririnig na term, break the resistance. So, ibig sabihin ng break the resistance, nabasag yung ano. Butasin. Nabutas yung resistance. Ibig sabihin, nag-go beyond 7,000, which is good news, di ba? Yes, that's good news. Next term, pag sinabing rally. Yan. Hindi po ito yung mga nakikita natin sa kalye. na may mga sinusunog na effigy, ganyan. Pag sinabing rally, it simply means na ano, no? Na umakyat ang market. Yan. So pag narinig nila na there's a rally in the stock market, hindi ibig sabihin may nagpo-protesta sa labas ng stock exchange. Ibig sabihin ay umakyat yung price ng index. Pag bumaba, anong term? Usually, no, sell off. Yan ang term. So, there's a sell off. Bumaba naman yung price. Okay. Sige. At merong ano, no, minsan merong strong rally, may mga ganyang qualitative pa, strong rally, ganyan, strong sell off. Yeah, to give more color to the terms. Pag sinabing strong rally, ibig sabihin sobrang taas or sobrang bilis. Sobrang taas saka sobrang bilis din, pareho. Like, kunwari, sabi mo, isang araw, usual na stock market, plus minus 0.5%. Pag nag 1% yan, paakyat, naku, strong rally na yun. Ganun din sa ano, sell-off. Yan. Ano yung nag-a-affect sa strength ng rally or sell-off? Depende. Pwedeng investor sentiment. O pwede na, ano, na mababa na sa support. So, kumbaga, nagbibilihan na sila lahat dun sa support level. Pwedeng ganun, kaya nagra-rally. Or may mga breaking news na tinatawag, di ba? Halimbawa, biglang meron ng bakuna na lahat ng variant ay, ano, no, na nasasawata. Yan, ako, mag-istong rally yan. Yun. Okay. Alright, sige. Next term. Next term, pag sinabing sideways. Di, ano yun? Hindi ba siya parang self-explanatory? Sideways yung price, tama ba? Yung iba hindi. Okay, yung iba hindi masyado nagigets. Oo. Okay. Pag sideways, mga ka-Arki, sinabing sideways, okay, ito yung ang movement niya, parang patagilid lang.
Yan. Medyo bumaba, bumakit ng konti pababa, pero hindi malayo, parang more or less andun lang siya. Ang mas madalas kong marinig dyan is the price is moving within the range. Oo, tama. So, pag sinabi nilang moving within the range, ibig sabihin, nandun lang siya sa gitna ng support at saka ng resistance. Di ba? So, importante, okay, ang support ay 6,500, ang resistance ay 7,000. So, pag ang sinabi nila ay the price will most likely move within the range or move sideways, yes. Between 6,500 and 7,000 lang yung movement ng price. Okay, sige. Even narrower, meron ka pa bang terms? Ito pa, uptick saka downtick. Okay, anong ibig sabihin niyan? Maliit na pag-akyat, maliit na pagbaba. Gano'ng kaliit? Siguro mga 0.1%, 0.05%, ganun. Konting ano lang, bahagyang pag-akyat lang. Siguro mga less than 0.50%. So usually, paano siya sinasabi sa report? The stock market The stock market had an uptick of 0.05%, ganyan. There's okay. The stock market sa downtick, ganyan, yon. Mga na lang yan, maliit na pag-akyat at pagbaba, yung uptick and downtick. O ito, susunod. Upward or downward bias. Okay. Ano kasi, pwedeng sideways na upward bias, pwedeng sideways na downward bias. All right. So parang yung band natin, pwedeng patagilin siya sideways, pero pag sinabing sideways with an upward bias, patagilid pero medyo paakit ng konti. Kumbaga sa treadmill merong 1 degree na ano incline. Downward bias, ganun din para medyo pababa ganun, pero nasa range pa rin siya. Yes. All right. Ano pa yung mga terms? Sectors or mga sub-indices. Yan. Okay. Ito yung, so, kasi ang mga ka-Arki, yung stock market kasi, maraming ano yan, no? Maraming component sectors din yan. Okay? Meron dyang financials, meron dyang mining, merong services, ayan. Consumers, so, may industrial. Okay. Yeah. So, yun. So, yun yung mga sectors. So, pag sinabi na the stock market is up with, ano, with the various subsectors or sub-indices, yun yung mga component, yung mga iba't ibang sector ng stock market. Yan. Pwede magdagdag huli? Yes, last. Color. Ano na? Color. Color. Okay. Oh, the color. Pag sinabi or tinanong kayo, what's the color of the market? Ito yung overall picture ng stock market. Okay? With the all sub-indices and subsectors. So, pag sinabing the market is green, ibig sabihin yung buong stock market is positive, okay, or gain. Pag sinabing red, negative or bumaba. Ngayon, pag tinanong, what's the color of the market naman with the sub-indices? Kapag lahat positive, meaning lahat green, so you can say that everything is green, okay? Pag lahat naman red, so of course you can say everything is red. Pero kapag yung ibang sector positive, yung ibang sector negative, then pwede mong sabihin na mixed ang color. Yan. Hindi ba pwedeng ano, blue, ganyan? Wala eh, green sa red eh. So yun, yun yung ano, color. Yan. So, yung mga... Minsan na naririnig ko ano, bloody, kasi red din siya. O syempre, pula yun. Pag bloody, mga more than 1%, 2% na yung binagsak ng stock market. Yun. Ay, sorry, huli pa pala, volume, yung volume ng stock market. Okay. Yun, ito yung total first, trade. Which first two? The total trades na for the day. So, in general, kapag mataas ang volume, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maraming nag-trade. So, is that either, good or bad? Depende. Pag maraming nag-trade, meaning maraming nag-trade na nagbenta, that's bad. Kasi malamang pababa ang market. Pero sell off. Kunwari, yung price, lumalapit dun sa support, tapos tumataas yung volume, dumadami yung bumibili. So that's a sign na pwedeng umakyat yung mag-rally yung price. Kasi mataas yung volume ng mga buyers doon sa support level, di ba? At saka so, parang hindi na siya bababa pa doon kasi at that level maraming bumibili. So kumbaga, kung maraming bumibili, maraming volume, nasusuportahan yung level na yun. Hindi na siya bababa. Tapos
pag yung price ay malapit na sa resistance, tapos maraming volume ng bumibili. Okay, bumibili. So that's a sign na pwedeng ma-break yung resistance. Kasi pag maraming buyers, could be a price rally. So exciting yun kasi pwedeng ma-break yung resistance. Pero pag malapit na yung price sa resistance, and yung volume, bumababa. The volume is, mataas yung volume ng mga sellers. So there's an ongoing sell-off. So the price could go down. So ganun yung mga dynamics ng mga stock market natin. Okay. So I hope maraming natutunan na bagong terms yung mga ka-Arki natin. Especially if they are always listening sa mga news reports about the stock market or reading about it sa mga websites or newspaper. So I hope natulungan namin kayo na mas maintindihan yung mga nababasa nating terms. So kung may natutunan kayong bago dito sa ating video, please give it a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel and click the notification bell para meron kayong reminder kapag may bago tayong video. Alright? So Renzie, any parting words before we say goodbye? Ayun, so maraming salamat and hope to see you on the next video. Alright, bye-bye!